Alright mga boss, konting words of wisdom muna para sa lahat ng mga kabataan. Alam nyo ba na every child needs appreciation and affirmation? Be generous in expressing approval to the positive behavior that the children do. Find ways to teach positive alternatives of the children's negative behavior. Okay, so yan, para sa lahat ng mga elders natin, yan yung pinakamahalagang matutunan natin. Okay? So yan ha, sabi mo yan sa mga mommy, sa daddy, sa mga teachers mo, okay? Alright, so syempre tuloy-tuloy pa rin ang mga discussions natin ngayon naman. May mga makikilala tayong mga batang pintor. Makakasama muna natin syempre si Kuya Audrey. Okay, salamat Jules. At makailang ulit na po natin na panayam dito sa Good Morning Boss, ang Tawa Art Group. Muli po, makakasama natin sila ngayong umagang ito. Kasama po natin ang Vice President ng Tawa Art Group na si Ma'am Erica Santos at si Ma'am Marilyn De Lima, isang member ng Tawa Art Group. Magandang umaga po sa inyo. Good morning din. Good morning din po. Okay, sa mga hindi nakapanood ng episode na gines namin kayo before, maaari po bang pa kayo paliwanag po uli kung ano yung Tawa Art Group? Ang Tawa Art Group ay grupo ng mga kami, mga housewives at saka ng mga businessman also na nagsasama-sama every Wednesday para magpinta. So, kaya kami tinawag na art group dahil sa habang nagpipinta, tawa kami ng tawan, nagkakantsawa sa mga ano, sa mga trabaho namin. So, yun, dun kami nag-start parang mga barkadahan lang ba? Ganun. So, Ma'am Marilyn, bilang member po ng Tawa Art Group, ano pong mga benepisyo sa buhay ninyo ang inyong nakamit nang simula nung maging kagrupo kayo ng group? Actually, bago lang ako, ano, na-meet ko sila through sa exhibit, then naging member. So, ngayon, tuloy-tuloy kami sa pagtuklas namin, sa pagpipaint, nagsishare sa mga kabataan. At yun nga, masasabing kaya Tawa Art Group is talagang lagi masaya. Okay, laging masaya at stress-free. Okay, matanong ko lamang po, no? Kasi ang balita ko, ang activities nyo ngayong summer dito sa Tawa Art Group ay yung pag-guide sa mga bata, pagpipainting ng mga kabataan. Yes. Bakit po ito ang napili niyo? Kami ay under supervision of our maestro Fernando Sena. Mm-hmm. And every Tuesday and Saturdays, nandun kami sa UP Vargas. Mm-hmm. Para mag-assist sa kanya sa mga kabataan na nag-aaral mag-drawing, mm-hmm, magpinta. So, marami siyang estudyanteng mga kabataan. Mm-hmm. 7 years old hanggang 15 years old. Meron ding mga matatanda, senior, mm-hmm, citizen, yan. Mm-hmm. So, pwede pa po bang yung mga humabol, yung mga iba pang kabataan sumali? Pwede. Saan po sila pupunta? Ano pong kukontakin nila? Kasi ngayon, graduation na every summer. At the end of May, graduation na. Mm-hmm. So, every Saturday, kay Maestro Fernando Sena, nandun kami lagi every Wednesday. So, Wednesdays and Saturdays, mm-hmm, ayan, nandun kami para mag-assist at saka para magturo rin sa mga kabataan. Okay, para naman makita ng mga boss natin na nanonood ngayon yung mga sample ng mga painting ng kabataan. Baka kasama natin sa Dayan Medina. Dayan? Yan. Maraming salamat. Alam mo, tuwang-tuwa ako dito. Nakikipagkwentuhan ako sa mga bata. Feeling ko rin batang-bata ako. Pero alam nyo, sila yung mga grupo na talagang very talented. Mga mahilig sila mag-paint. So makasama natin this morning, we have Lord Azrin Bacalia. Hi. Si King Cyber Bacalia and si Una Robles. Hello. Kids, welcome to Good Morning Boss. Good morning. Alright, so to start off, pag-usapan natin yung mga paintings ninyo. Mahilig na ba kayo mag-paint ever since? Lalo na ikaw, Lord, ito yung mga gawa mo, napakaganda. I'm really amazed, napakagaling mo. So, kwentuhan mo kami ng kahit short background mo. Ano po, nagsimula akong sumali sa contest, 9 years old po. Pero hindi pa po ako nagpipaint ng ganyan. Yung poster making lang po yung sinasalihan ko. Mm-hmm. Hanggang isang araw po, nasalihan ko pong contest. Ang maging grand winner po doon, may free art workshop po kay Sir Fernando Sena. Mm-hmm. Nung nanalo po ako, doon na po, tuloy-tuloy na po yun. Nag-attend ka nung workshop. So, bakit painting yung napili nyo? Kasi usually sa mga edad nyo, ang mga gusto nila, summer camp, basketball, di ba? Yung mga dancing, singing. Bakit ikaw, King? Ano po kasi,
ano po, kung may creative po siya. Very creative. At saka syempre na-enhance yung skills mo pagdating sa pag-drawing, di ba? Ikaw naman una, bakit napili mo ang painting? Kasi po maganda po siya. Ay, ano po, matututo ka po din mag-paint. At saka po, Alright, so wala na yung isip. At ito si, ang Bacalia Brothers, sila talaga mga mahihilig na mag-paint. Usually, nabibenta mo yung mga ganito, no? Magkano na yung mga nabenta mo before? May mga nabenta ka na? Meron po. Ang galing, no? Di ba, kumikita na dahil sa talento nila at husay sa pagpipinta. Anong mga iniisip mo? Saan ka humuhugot ng inspiration mo kapag nagpipaint ka? Ano yung mga usual genre ng painting mo? Mga genre po na painting ko pa iba-iba po kasi hindi naman po pwedeng stick to one lang po kasi syempre yung gusto po ng buyer nag-iiba-iba rin po kaya that mag-adjust po yung artist. Alright, so ayan, nakapanayam natin itong mga cute na mga kids ito at ng mga talagang very talented. Sana magsilbi po silang inspirasyon nyo sa inyong lahat ng mga kids na nanonood sa atin. Ngayon yan po si Lord Azrin Bacalia. And of course, si Una Robles. Balik sa'yo, Audrey. Salamat, Dayan. At talaga namang napaka-talented ng mga kabataan na yan. Yung mga magulang na nais pong sumali sa Tawart Group, paano nga po pala sasali sa inyong grupo? Sa para maka-join kayo sa amin. Ayan. At saka sa mga workshop din na under supervision of Maestro Fernando Sena, magtungo lamang po kayo sa UP Vargas Museum. Mm-hmm. Doon makakapag-inquire sila. Again, nakasama po natin ang mula sa Tawa Art Group, ang Vice si Ma'am Erica Santos at si Ma'am Marilyn De Lima. At alam niyo po, isang buong kasabihan para sa mga kabataan na nais namin basahin sa inyo ngayong umagang ito. Children need guidance. Give clear and simple instruction to children. Set realistic tasks and rules based on the children's personality and capacity. Okay, dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good Morning Boss.